Sinimula ng ipamahagi ang 500 pesos na ayuda sa pinakamahihirap na pamilya na bahagi ng targeted cash transfer program ng Department of Social Welfare and Development. Para sa iba pang detalye, makakapanayam natin si Secretary Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Secretary Tulfo. Ma'am Susan, magandang umaga po at salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Tama po kayo, ngayong araw po ay i-distribute na po ng DSWD ang 500 pesos na ayuda para sa 12.4 million na mga kababayan natin na bibigyan po nitong o magagang beneficiaryo ng ayudang ito, Ma'am Susan. So tama po ba, Secretary Tulfo, na ito pong pamimigay na ito na ayuda sa ilalim nitong targeted cash transfer program ay tatagal ng 6 na buwan? Magkano po ang nakala ang budget dito? Actually, ma'am, yung inilabas po ngayon ay ng Department of Budget and Management ay 6.4 billion pesos, ma'am. Mm-hmm. Pero 6 na buwan po ito tatagal at ito po ay ang target po ay para sa 12.4 million na mga kababayan natin. So, dahan-dahan po, ma'am, ipapadala ho ito. Uunahin na po yung 1.2 million na mga kababayan ho natin. Sa loob po ng actually, bawat araw ay mga 1.2 million po ang papadalhan po natin ng ayuda. Tatagal po ito ng mga isang linggo o mga hanggang 8 araw, Ma'am Susan. Apo. Secretary Tulfo, siguro hindi naman lingid sa iyo yung mga reklamo dati, di ba? Bago ka pa napaupo dyan, na may sasabihin hindi sila nakatanggap, na nasaan ba, bakit hindi nila nakukuha yung para sa kanila na ayuda. So, ano mga meron tayong mga ginawang sistema dyan para to make sure na yung sinasabi mong target na mabigyan ay matanggap talaga nila yung para sa kanila? Actually, ma'am, ito po inilinaw na po na nakaraang administrasyon. Ito po ay pinirmahan ng dating Pangulong Duterte at may target na po talaga. Hindi po katulad nung sasap dati na magkaroon po nung lumala po yung pandemya na lahat po ibibigyan hanggang sa middle class, mga nawalan trabaho. Ito po, ma'am, ay targeted lang po talaga yung mga nasa ilalim ng 4Ps na 4 na milyon po yun, yung 2 milyon na mga nasa social pension fund, mga senior citizens po natin at mga yung mga tinatawag na nasa conditional cash transfer natin na mga single moms na mahihirap kasama po dyan, ma'am. So nakatarget na ho talaga siya, ma'am. At ihuhulog na lamang po. May mga cash start na po ito, ma'am. Mm-hmm. So nakatarget na ho talaga yung papadalahan natin, Ma'am Susan. Apo, kumusta, Secretary Tulfo, kumusta yung update doon sa listahan ng mga beneficiaryo ng 4Ps? Natanggal na ba yung mga tinatawag na graduate na at hindi na qualified dyan sa programa? Ngayon linggo po, ma'am, pupulungin ko po yung hindi lang po 4Ps, pati mga nasa ibang programa po natin, yung Sustainable Livelihood Program, meron pa pong kalahi, yung mga pantawid, yung mga balik probinsya. I-reviewin ho, ma'am, kasi marami talaga, tama ho kayo, marami ho talaga mga nakalusot dyan, no? Mga hindi dapat or graduate na sila doon dahil mga anak nila tapos na, ito matanggap pa rin, ayaw isurrender. Papakiusapan ho natin muna sila, ma'am, ngayong linggo na isurrender na kung sila po ay tapos na dyan, isurrender na nila para maibigay naman po doon sa mga nasa waiting list, ma'am, na 1,000 pa pong nag-aantay, ma'am. Secretary, paano daw yung mga talaga naman hong qualified ano, na makapag-avail nitong benepisyo sa ilalim ng 4Ps, paano naman sila makakapag-apply? Pwede yung pakiliwanag mo briefly kung paano nila ma-avail ito? Ma'am, actually, ang magsasabito sa atin dyan ay yung LGU, ma'am, na targeted. Alam po nila. Pero kailangan pong, kung gusto po nila, lumapit po sila sa mga barangay o di po kaya sa city or municipal social welfare at magpakilala po sila doon. May mga requirements po, ma'am, na hihingin na kapag ikaw ay may mga anak sa elementary, high school, pwede ko pumasok dito at ikaw ay walang trabaho, makakapasok ka ho dito. Yung nga lang, ma'am, sasabihin ko, medyo malungkot ko, na mayroon pong waiting list. Kaya kailangan po talagang linisin ang listahan na ito dahil marami pong graduate na pero ayaw pa pong umalis, ayaw pong isurrender nila yung 4Ps nila, Ma'am Susan. Anyway, Secretary, ano ho ang prioridad ngayon sa DSWD sa ilalim ng iyong pamumuno? Ang prioridad po itong yan po yung 4Ps po, yan po yung marching order sa akin ng Pangulo, linisin daw po yan para maibigay talagang ayuda ng pamahalaan doon sa mga nangangailangan. Pangalawa po, ma'am, yung mga pila na nakikita ho ninyo na hingi ng ayuda, kailangan pong bawasan kasi may mga ayuda po dyan na kailangan balikan pa nila. Example po dyan, Ma'am Susan, kunwari meron kang kaanak na wala kang pambayad sa ospital,
ipapayo mo ngayon sa DSWD, papabalikin ka pa bukas, eh kailangan na ngayon mailabas nga, sa anak ko. Yan. Gusto ko ho mangyari sana, ora mismo, ngayong araw din, mailabas mo yung kapamilya ko o yung iyong kamag-anak sa ospital. Or kailangan mo ng burial at kailangan bayaran na ang funeraria. Kailangan ngayon din ho mabayaran na usually po kasi ma'am, bumabalik pa balik dahil napakaraming requirements, Ma'am Susan. Babawasan ko po yung requirements, Ma'am. Nako, marami hong matutuwa dyan, Secretary Tulfo, kung talagang ganyan ang magiging sistema na instant, ika nga, na makukuha nila yung ayuda dahil kailangan nila. Anyway, good luck at nako, alam ko napakarami magiging trabaho dyan sa DSWD. Maraming salamat. Good morning, Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social Welfare and Development. Secretary, thank you. Mabuhay po kayo, Ma'am Susan. Thank you.